At awin kayo sa Panginoon at sa bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon at sandaligan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon at isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon at isang daigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya pagunita kina San Juan Fisher, Obispo, Santo Tomas More, mga martir, matapang po sila, itinaguyod nila ang naang Santo Papa, siya po ang pinuno ng simbahan. Kung may pipiliin tayo, ang makamundong kapangyarihan o ang kapangyarihan ni Jesus nang kumakatawan ang Santo Papa, piliin po natin ang kaharian ni Kristo na nirepresentante ng Santo Papa. Matapang na ipinagtanggol San Juan Fisher, Santo Tomas More, ang katotohanan ito. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa matatag na paninindigan ng mga martir, niluwas mo ang sukdulang katunayan ng pananampalataya. Kaming pinalalakas ng pagtuwang sa pagdalangin ni San Juan Fisher at Santo Tomas More ay makapagpatunay nawa sa aming pananalig na inihahayag sa katibayan nito sa pamumuhay ng aming ginaganap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helcias, nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Helcias, si Ahikam,
na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang lihim na si Safan, at ang mayordomang si Asaya. Sinabi niya, isangguni ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na ipinatawag ni Haring Uzziah, ang matatanda ng Huda at Jerusalem. At sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon, kasama ang mga saserdote, ang mga propeta, at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang aklat na naroon ay nakiisa sa hari at ipinangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Manatili siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga balaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animo'y tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabubuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na muna po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Taimtim na dasal ang hinihingi ko po sa inyo sapagkat patnubay natin siya sa pang-araw-araw na buhay. Tumutulong ng malaki ang pagninilay natin sa salita ng Diyos sa pagtupad ng kalooban ng Diyos sa atin araw-araw. Mula sa ikalawang hari sa templo, yung hari bilang representante, bilang leader, tinawag niya ang bayan. Siya mismo ang nagbasa ng kasulatan, pinaalala sa mga tao ang tipan, ang Diyos mamahalin, aalagaan tayo, at tayo naman magiging tapat, magiging masunurin, tatalima sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban. Yan ang tipan ng pagmamahal at sinariwa ng taong bayan ang mga pangako nila sa Panginoon. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, sikapin natin ang pagpapakabanal ayon kay San Mateo. Makikilala ninyo ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawain. Makikilala natin ang tao sa pamamagitan ng mga bunga. Makikilala natin ang tao sa pamamagitan ng mga prutas na inihahandog niya, sapagkat walang mapipitas ba yung ubas sa mga tinanim na dawag? Hindi. Ang mabuting punong kahoy may mabuting bunga. Ang masamang punong kahoy, masama ang bunga. Kaya dito natin malalaman, kasi kung ano ang nasa loob mo, sa tinatago mo, lalabas at lalabas yan. Sikapin po natin, mga kapatid, kaya nga binigay sa ating isang buhay, hiram ang ating buhay, nawa ang ating sarili, salamat sa buhay na ibinigay ng Panginoon, ang lumabas sa atin ay mga bunga ng pananampalataya, bunga ng pag-asa, bunga ng pagmamahal. Kahapon po, nasa ospital ng Sampaloc ako. Kasi itong mga theological na birtud, parang abstrakto. Sabi ko, sa Ingles, kasi yung tema sa Ingles, pillar of faith, anchor of hope, heart of love. Yan. Ito yung mga bunga dapat. Pilar. Haligi ng pananampalataya. Matibay eh. Ang pag-asa, nakaangkla tayo. At syempre, malapit na yung kamahal-mahalang puso ni Jesus. Puso ng pagmamahal. Ito po ang maging mga bunga natin. Bilang panghuli, ang ating misa, mga paborito ko itong santo, San Juan Fisher, Santo Tomas More,
Kasi yung hari ng Inglaterra noon, si Enrique ika-8, nagkaroon po siya ng 8 asawa. Ayoko na sa asawa nito. No, palitan. Ayoko na sa pangalawa. Pangatlo. Ayoko na sa pangatlo. Pang-apat. Ayoko na sa pang-apat. Pang-lima, pang-anin, pang-walo. Pang-pito, pang-walo. Hindi porket ikaw ay hari, hari ako. No. Sino kumontra sa akin, mapupugutan ng ulo. Gusto ba akong nakadikit? Gusto ko pa may liig pa ako. Ayan, takot na takot sila. Si Santo Tomas More at San Juan Pisher, sa pagkasabi ng Santo Papa noon, hindi maaari, at sa utos ng Diyos, hindi maaaring palitan mo ang asawa mo ng iba, kahit na ba ikaw ay hari ng Inglaterra. Kaya si humiwalay si Enrique ika-8 sa simbahang Katolika. Gumawa siya ng kanyang sariling simbahan. Sabi niya, ako ang pinuno ng simbahan ng Inglaterra. Hihiwalay ako sa Roma, sa Santo Papa. Ako ang masusunod. Lahat ng mga kumontra, mapupugutan ng ulo. Kailangan tayong sumunod kay Kristo. Ang institusyon ng kasal, isang babae, isang lalaki, itinaguyod, at dahil dito, naging martir sila. Sabi ni Santo Tomas More, I die the king's good servant, but God's first. Sumusunod siya sa at ipinagdadasal ang hari, ngunit ang ultimong susundan niya ang Panginoon. Sa tulong po ni Maria at ni San Jose, ni Paulinos ng Lona, pasensya po, balik ako. Sa tulong ni Maria, ina, Miyerkules ngayon eh, ina ng ng laging saklolo, ina ng laging saklolo, at ni San Jose, at mga santo para sa araw na ito, merong isa pa, si Paulinos ng Nola, San Juan Fisher, at si Santo Tomas More. Maging matapang po tayo sa pagtataguyod ng turo ni Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makapabagong propeta na way makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Tugon po natin, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya tungo sa daan na naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw na mga huwad at mga napaghangad na pinuno, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalang katarungan, naway maghilong at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina, manalangin tayo. Panginoon,
punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao nawa ay ganap na tumanggap ng ganimpala sa kanilang pagsusumikap. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin naging dulot na tayo'y may mai sa pag alay namin inyong tanggapin at inyong papanalin at kung mamarapatin inyo po Jesus, ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin naging dulot na tayo'y may maihain sa pag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayon ang mga martir na si San Juan Fisher at Santo Tomas More ay ginugunita. Ang paghahain ito ng nagpalakas sa kanilang loob sa gitna ng tiisin ay magdulot nawa ng katatagang harapin namin ang mga suliranin, inilulog namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Juan Fisher at Santo Tomas More ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat nilarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga hiyala nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging saklolo, ng kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Paulinus ng Nola, San Juan Fisher, Santo Tomas More, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunggian mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa inyong sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo sa amin ang iyong kaloob at ang tinanggap naming iyong bigay ngayong ginugunita ang mga martis na si San Juan Fisher at Santo Tomas Moore ay magdulot nawa sa amin ng kagalingan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan. At tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na way maalala ng mga pangako sa binyag ng ibig na paglilingkod bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat sa iyong mga pagtulong sa pandemya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Maestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati